Hi everyone! I'm Jean P. and this is Rewind, a throwback podcast. Hi everyone! It's a Saturday night again at welcome dito sa ating bago yung pinapakinggan. Charot lang ka pala mukha, claim talaga. But this is Rewind, a throwback podcast! Dahil mag-uusap na naman tayo tungkol sa mga ka-throwbackan at mga kung ano-ano nating babalikan habang may kasamang wine, syempre, di ba? Kasi it's a wine night. So ngayon, yung gabi, ang kasama ko ay dalawa sa pinaka-ano ko talaga. Hindi ko ina-expect na magiging ganito kami ka-close na as in, alam mo yon, nag-resign na sila sa dati nilang work kung saan kami nagsasama-sama. Pero hanggang ngayon, friends pa rin kami. Kasi merong ano talaga eh. Hindi naman yan yung nag-bind sa atin, no? Pero naging ano siya bigla, something in common, nakakatuwa, na parang yun yung pwede nating pag-usapang tatlo, na tayong tatlo talaga magkakasama bukod sa ibang mga chismis sa buhay na hindi na natin i-reveal sa kanila. Sorry. At ang pag-uusapan namin ngayon, ito na nga yung something in common namin. Actually, tinawag ko na silang ganito kanina, no? Nung habang nag-iinto, nabanggit ko na yung word na pag-uusapan namin, pero hindi talaga siya word. Kundi isa siya sa mga favorite TV shows namin na talaga namang ano rin to, no? Pang throwback talaga sa mga tao. As in, ito rin yung favorite nilang tina-throwback at inuulit-ulit. At yan ay walang iba, kundi ang Friends! Ang aking bagong favorite. Well, hindi masyadong bago. Pero itong kasama kong dalawa, mukhang matagal na nilang favorite, lalo na yung isa. Kasi kung makikita nyo, wala. Hindi kasi audio lang kasi to, no? Pero naka-central perk siya na background. So ito na. Siyempre, introduce ko na ang mga kasama ko. Ang mga dating PR girls na kasama ko. Sabi ko nga diba dito, hindi tayo magbabanggit masyado ng affiliation. So kaya PR girls na lang ang tinawag ko sa kanila na hanggang ngayon ay magre-friends pa rin kami. Ang mga kasama kong fans or addicts sa Friends, Kyla and Yanni! Katakot. Hello! Bakit ang hina? Parang nagalangan ka na mag-hi. Na-shy ng konti. Charot! Hello! So Tama naman ako ng mga sinabi na talagang mahal nyo at favorite nyo ang Friends. Oo. True. Parang ano ang energy? Parang hindi kayo excited pag-usapan. Hindi, kasi parang every time na may magsasabi ng Friends, parang automatic, tinuturo ko yung sarili ko na, oh my God. Parang feeling ko ang tagal ko nang naging fan without outright being a fan. Hindi pa siya ganun kasikat. Pinapanood ko na siya, so ewan ko. Nasanay ako siguro. Correct. Ayun na nga. So, yun ang feeling ko sa ating tatlo, no, Kyla, ikaw talaga nga yung hardcore fan ng Friends. Na parang simulat sa poll. Parang pinanganak ka pa lang. Ikaw, parang ano ka na. Hindi naman. Sa DNA mo na ang pagiging fan ng Friends. So, o dyan na nga natin simulan ng first natin, usapan. Kailan ba tayo naging fan ng Friends? O Kyla, bilang ikaw ang pinakauna sa amin, I suppose. Ikaw nang mauna. Una ko pinanood yung Friends, parang mga 10. As young as 10 years old. Hindi pa uso nun yung Netflix. As in, mapapanood mo lang siya sa TV or sa DVD. Actually, sa DVD ko nga siya napanood. I remember summer yon. Nandun ako sa probinsya namin sa Leyte. Wala akong magawa. Meron sila doon DVD ng Friends, isang buong, yung all 10 seasons. Tapos, I think that was 2005. Natapos yung Friends 2004. So, a year later pa lang, nakompleto na nila yung DVD. So, pinanood ko lang siya. Pero di ba, syempre, bata ka pa. May mga jokes doon na hindi mo magigets. Masyado ka pang inosente. At bawal mo pang igets. Hindi mo pa dapat nagigets yung mga yon. Pero, yun. Without understanding it completely, parang na-enjoy ko siya in some way. And then, naging comfort show ko na lang din siya na all throughout growing up until now, pinapanood ko pa rin siya. As in, ano lang siya, in the background, kapag kumakain ako or pag may ginagawa ako, iniiwan ko lang siyang bukas. So, honestly, kung tatanungin mo ko ilang beses ko na siya napanood, hindi ko talaga alam. Kung ilang beses ko na siyang naulit, hindi ko talaga alam. But probably more than hundreds na rin. So, talaga na-enjoy mo lang siya? Kumbaga first episode, hindi mo tinantana na? Oo eh. Hindi ko na rin maalala kung
ano exactly doon, pero I remember na tumatawa ako ng malakas eh. Natatawa ako ng malakas, tapos sasawayin ako ng lolo ko kasi maaga pa yun. Shhh! Maingay ako, tumatawa ako ng malakas. Pero, yun, as in years before, TV mo pa lang siya mapapanood or DVD. Wala pang streaming. Napanood ko na siya. Correct. Eh, kasi most naman, no, parang, well, ako, mamaya ako na i-share, pero parang, dahil sa streaming, pasalamat yan sa Netflix. Eh. Oh, Yanni! Ikaw naman! Well, for me naman, I think, unlike Ate Kayla, I was already in college nung nag-start ako manood ng Friends. Kasi, when I was younger, hindi talaga ako mahilig sa shows. Hindi ako mahilig manood ng shows, ng movies, ganon. Hindi ako, hindi ganun yung kind of entertainment ko. Mahilig lang ako magbasa, magpuzzles, ganon. So, nung college, feeling ko kasi mas naging malawak na yung parang mas naging cultured ako. Yung ganon. Tsaka may social media na, may, kumbaga mas nag-boom na yung internet. So, I was wondering then kung bakit sobrang sikat ng Friends and everyone was talking about it. So, I just thought, why not try it? And then, hindi naman siya agad for me yung attraction ko sa Friends nandun. It took time. Parang slow burn siya for me na I enjoy the show, na I understood yung mga, yun nga yung katulad ng mga sinabi ni Ate Kayla, yung mga jokes nilang iba. So, it was a slow burn, but it was really, kumbaga, I understood why it was so timeless and why it's so popular. Mm-hmm. So, mga ilang beses ka nang nanood? Hindi ako ma-rewatch. Pero, ay, kasi nasa question mo siya na isa. Hindi ako Anandong ma-rewatch. Ba? Oo, hindi ako ma-rewatch. Ito naman, o! Hindi sinasagot yung iba. Anong tawag na? Okay lang yan. Okay. Hindi ako ma-rewatch na tao. Pero, may specific episodes lang ako na inuulit-ulit. Mm-hmm. For every mood, diba? May mga ganun kasi, diba? May mm-hmm. episodes na will make you laugh, may episodes na medyo will make you emotional, ganun. And then, yung Friends din kasi, there's this podcast sa Spotify na audio version. So, kapag, oo, share ko sa inyo kapag nakita ko ulit siya. So, kapag hindi ako makatulog, tapos, kasi diba, kapag pag nanoorin mo siya, isi-stream mo siya, may video, so kailangan naka-open yung eyes mo. So, para rin audio lang, pe-play ko lang siya. Oh, sa share mo sa amin ko. Yan. Yes, I'll share kailangan with you namin yan. Ako, tanungin ko na rin yung sarili ko. Sorry, hindi. Ikaw, share ko na rin, Jimpy. Ano yan? Hindi kasi, alam naman natin yan, kung ano, di ba, talagang fan ako ng sinasabi nilang Friends version. Ay, version ng Friends dito sa Pilipinas. At yun ang TGIS. So, syempre, as in, di ba, kamukha, ano siya talaga, para siyang pattern talaga na ganun. So, eh, syempre, yung TG, parang ano na yan eh, nung nireplay yan, yun na yung pinanood ko eh. So, alam ko na siya. Tapos, kahit naman before, curious na talaga ako sa kanya, pinanood ko yung OBB niyan. Tapos, may alam ko, ay, ang alam ko, Warner Brothers Channel yata yun sa TV namin, sa cable dati. Pinapalabas siya doon. So, parang nanood lang ako ng a few episodes. Kaya lang kasi divided yung attention ko. So, hindi ko pa masyadong nagets. Tapos, eh yun na lagi ko rin nakikita na may mga nagpo-post, may mga natutuwa. Eh, kasama na si Kyla doon na ano talaga. Tapos, yes. Parang, nung isang beses, isang November yata to, feeling ko November 2020. So, sobrang bago lang, di ba? Kapal na mukha ako mag-podcast, pero wala pang isang taon. Tapos, ang ano talaga, ang papanoorin ko pa nga dapat ng Dawson's Creek kasi nasa Netflix na siya, di ba? So, parang, yun, ano, yun, medyo kinalakihan ko naman yung show na yun kahit hindi ko siya nasubaybayan, but alam ko siya. So, yun sana yung panonoorin ko. Kasi sabi ko, madaling araw na noon, parang hindi naman bagay yung Dawson's Creek. Dapat pag pinanonood yung Dawson's Creek, yung parang hapon, yung mga, parang 4 p.m.-ish, ganun. So, ang bigla akong sinunod, kasi naisip ko lang, friend, sabi ko, try ko na nga to, kasi daming natutuwa eh. Tapos, hindi ko na siya natantanan. Parang nakatatlong episode ako agad. Tapos, binitawan ko lang siya kasi madaling araw na. So, alam ko to. Ito yung streak mo na nag-IG story ka na nanonood ka ng Friends. Mm-hmm. Tapos,
sabi ko, oh my God, nanonood na ng GMP. Antayin ko na lang na, sige, manood ka pa ng marami bago tayo mag-usap. Pero di ba, Kyla, ikaw, isa sa mga unang kong sinabihan na niya, hoy, ganito pala tong Friends! Oo. Parang yun nga, eh, lahat ng kakilala ko na first time manonood ng Friends, sa akin magsasabi na, uy, nanonood na ako. So, congrats! I'm so happy for you! Hindi ka magsisisi sa decision mo. Hindi naman talaga nakakasisi. Kasi, basta, si Phoebe pa nga yan eh. Si Phoebe, noong una talaga parang sobrang kay Phoebe ako na hook. Tapos parang ayoko siyang tantanan. Gusto ko siyang laging kasama. kaya hindi ko talaga matigilan. Tapos hanggang sa, alam mo yan, slowly you fall in love with the characters, mamahat. Tapos, aabangan mo na yung kwento nila. Di ba parang ganun, nakakatuwa. Kasi dati, hindi naman ako pananood ng English. Trinay ko lang. Yung mga Gusto mo makiuso. Kaya nanonood ka na. Uy, pero nung time naman nanonood ako ng Friends, nanonood naman ako niya ng mga The Bold Type, natapos ko na yung Pretty Little Liars. So, medyo ano naman. Yung The Bold Type, kasi bago pa yan ma-Netflix. Ano na yan, pinanonood ko na yan. So, proud ako doon. Kasama ko sa mga ano. Parang out of character kasi sa'yo na manood ng Friends. For some reason, hindi ko alam. Parang hindi ka mag-comedy na English. Parang Hindi nga rin ako mag-comedy kahit Tagalog eh. Aminin ko Ayun nga. Kaya parang medyo nagulat din ako nung nanood ka. Tapos, grabe naman. As in, parang hindi ko na siya nakalimutan. Parang ganun. So, dire-diretso na. Parang kulang yung araw ko kapag hindi ko siya napanood. As in, hindi ako nanonood sa phone na. Ayoko nanonood sa phone kasi gusto ko yung nagte-text ako habang gusto ko yung nakikipag-usap. Mm-hmm. Tapos, yun, hindi na ako makausap ng mga tao. Matagal ako mag-reply. Kasi ang papanoorin ko muna talaga. Kasi, hindi. Kasi gusto ko, yung panonood ng Friends, dire-diretso, yung kahit yung Netflix, di ba, na minimize na ngayon. Parang kulang pa rin yung experience. So, there. That's the beginning of my Friends fan journey. Tapos na-addict ako sa kanya. Well, pag may pinanonood ako English na show, in fairness, very few yun, pero ma-addict ako talaga. Hindi ko talaga tatantanan. Like, Pretty Little Liars talaga. As in, siguro magandang bagay na rin, no? Pag pinanood mo nang tapos na. Diretso, hindi ka na mabibitin. Totoo. Mm-hmm. Hindi ko kayang manood ng ongoing na series. Unless sobrang ganda nung series na yon, hindi ko kaya. Kasi mabibitin talaga ako. Tsaka ako sinuspoil ko kasi yung sarili ko. Gusto ko alam ko na yung ending bago ko manood. Kaya laging naiinis sa akin si Yanni kasi may gusto siyang panoorin ko. Tapos sasabihin ko, Yanni, nabasa ko na yung ending. Ano ba yan? Tapos, nandun kasi yung excitement mo para sa kanya, panoorin niya na. Malalaman niya yung ending sa dulo. Pero nauna na siya. Oo, hindi ko kaya talaga. So ngayon, the first time you watched Friends, parang ano yung naging kasi, well, feeling ko ito na rin yun eh, kung ba't ka na-attract, diba? Pero ano yung naging impression mo? Siguro kasi sa show, given naman na yun eh, na kaya tayo na-hook kasi sobrang tawan-tawa tayo at napasaya niya tayo, diba? And hanggang sa later, parang ganun kasi yung Friends, no? Ako, ganun ang experience ko sa kanya. Well, as millennial fans, tayo yun eh. Kasi hindi naman tayo yung naging fan ng 1994 dahil aaminin na po namin, hindi pa po kami buhay na nag-pilot ang Friends. The following year pa lang po kami mabubuhay. Si Yanni, 2 years later. Tama ba? 96 ka, Yanni? 97. O, 3 years later pa pala. Tapos, ang sa kanya, yung parang matatawa ka muna bago ka diba? Parang bago ka ma-hook dun sa, oh my God, may kwento palang ganito si Rachel and Ross. May ganito palang kwento si Monica. Tapos yung friendship nila, grabe. Pero, Kyla, sa'yo ba? Ganun ba yung feeling? Noong una ko siya pinanood? Oo. Siguro kasi, diba, I started watching it 10 years old pa lang ako. So, what did I know? Kasi di ba yung setting nung story is they're in their late 20s. Uh-oh. Tapos struggling with life, ganyan. Eh, as a child, syempre, I can't relate to that. Pero what I could relate to was yung friendship na they had. Mm. So may ganun kang barkada nung 10 years old ka? Tama? Hindi. I mean, that's what I wanted. Ganun yung closeness. Nag-aspirational sa'yo. Oo, ganung gusto ko pagtanda ko, ganito ako magtatrabaho, ganito yung friends ko, tapos lagi kami magkakape sa kung saan-saan, which, syempre, hindi naman ideal, pero, ayun, lumaki akong mahilig sa magkape. Pero hindi ideal yung 11:30 at a Wednesday nagkakape. Oo.
5:30 a.m. Wala sa office. Nagkakape lang. Hindi, pero yun. Siguro yung close na sila. Tsaka, makikita mo kasi sa kanila na ang ganda nung chemistry nila eh. The actors Pare. Themselves. Ang ganda nung chemistry nila. Parang maniniwala kang magkakaibigan talaga sila going uh-huh. into that show. Yun yung unang, siguro, yun yung unang nag-hook sa akin. Mm-hmm. O tayo yan, ina-explain naman natin na ano, it was the comedy. Tapos later, parang, pareho tayo, di ba? Kasi nga, slow burn siya sa'yo. Oo, slow burn siya for me. Pero kung siguro sa characters, kung sino talaga yung nagpa-stick sa akin to watch Friends, is Monica. Kasi I want to be like Monica. Feeling ko, I mean, kung papipiliin ako, kung tatanungin mo ako kung sino, kanino ako nakaka-relate, gusto ko sanang sabihin si Monica. Because I wanna be like her. Pero hindi eh. Pero she's something na I look up to. Kasi, di ba, people would always say na Rachel is so pretty, ganyan. Pero for me, it was Monica talaga. And then gusto ko kasi yung personality niya na she's very goal-oriented, tsaka very competitive. Ako kasi hindi ganun. As in, sobrang, if you want it, okay, get it. Parang ganun. Si Monica knows she likes winning, she likes being on the top of her game. So, very admirable yun for me. Especially kasi since college ako nag-start manood. So, parang for me, oh, yeah. Parang it's something na I wanna adapt. Aspirational din siya sa'yo. Yeah. Well, ako naman, kay Phoebe talaga ako na ano, na hook na character because yun nga dahil nag-umpisa ako dun sa funny siya then yung tsaka mo susubaybin tapos nung nakilala mo na nga sila ano talaga rin pareho tayo yani si Monica yung something that you want to be like pagdating sa ano talaga yung attitude towards life ganon yeah. Si Rachel yung beauty tsaka yung learning kasi siya yung pinakamalaking character development sa lahat diba Tapos si Phoebe naman, siya yung ano lang, very chill. Tapos yung alam mo yun, wala siyang hiya. Tama ba yung word na confident? Parang ganun. Pero yung basta wala siyang pakiinam. Siya, very straightforward niya. Sabihin niya kung ano yung nasa isip niya. Correct. Sa boys naman, well, because tayo ay girls. So hindi sila yung mga ano natin. Pero si Kyla ang talagang may favorite na male character sa Friends. Parang lahat na uchar. Obviously not everyone. Pero si Chandler talaga favorite character ko. Sa Friends. I mean, aside from Rachel, who had that character development talaga na pag ganun siya, si Chandler din kasi parang he was so underrated during the start of the seasons. Parang hindi nga siya fan favorite at all eh, during the beginnings. It was siguro mga season 4 or going up there na nakita nung tao yung, I mean, yung side niya na very relatable, he's a good guy. Parang ayun, he was someone na you wanted in your life. Not necessarily as a partner, but as a friend. As a friend. Correct. Alam mo, nung una, di ba sinabi ko sa'yo, Kyla, na siya yung least kong favorite. Yung parang, ba't ba ganito to? Parang ano lang siya talaga. Tapos, in fairness sa'yo, hindi mo naman masyadong inano. Parang sinabi mo lang na antayin ko, di ba? Oo. Manood ka lang. Manood ka lang dyan. Nung ano din naman, nung first nood ko, parang ano siya, nag-grow. Parang hindi pa rin siya yung pinaka-favorite ko. Pero nung second na nood ko na, as in, yung first pa lang. May nag-click, ko, no? Marirealize mo eh. Oo, na parang, anong pinaka-favorite ko pang eksena niya? Ang pinaka-favorite ko talaga yung sa kanila ni Rachel, yung, anong tawag dito, yung parang nireto niya sa iba-ibang boys. Tapos lagi siyang namamali-mali. Tapos gustong-gusto ko yung eksena nila dun sa ano, sa dulo, yung kinis pa niya sa noo, tapos kinomfort-comfort niya, tapos biglang sinabi na ano, na cum laude ka ba nung college, ganyan. Tapos biglang no, hindi. Tapos tawa na lang sila, di ba? Super cute talaga, as in, Totoo yun yung sinabi mo, Kyla, na you will want a Chandler in your life as a friend. May ganun silang scene ni Monica in the earlier seasons na parang nalulungkot si Monica kasi, di ba kasi gusto niya magkaroon ng boyfriend, gusto niya magkaroon ng anak, tapos wala siyang boyfriend. Tapos malungkot siya nung nag-move out si Phoebe. So, she was kakagaling niya lang sa banyo and then napansin ni Chandler na parang sad siya. Tapos sabi ni Monica, parang, why don't I have a boyfriend? Tapos hinag siya ni Chandler. Sabi niya,
you don't have a boyfriend because I don't know why. I don't know why you have a boyfriend. You should have a boyfriend. And then hinug niya and then kinofort niya. So parang early on pa lang, makikita mo na may something kay Chandler. May depth to his character. Hindi lang siya yung funny guy. Oo. Oh yeah, di ikaw. Ano ang ano mo? Gusto mo yung naging Chandler-centric yung ano? Yung discussion na to. Hindi, baka meron kang ibang thoughts naman kahit sa ibang characters. Kasi mapunta na tayo dun actually. Yung parang pinaka gusto yung aspect ng personality nila o yung pinaka na love nyo kung bakit. Kasi di ba ang hirap mamili ng favorite talaga? Kasi nga, you will love each one of them. Pero parang si Carla hindi. Parang nag-objection na sa idea. May one. May one, and then pantay-pantay sila. actually, sa akin din ganun. Pero ikaw, Yanni, so sino yung one mo? Ako, si Joey. Ah, talaga? Oo. Kasi feeling ko, kay Joey ako pinaka nakaka-relate. Kasi feeling ko same kami ng personality. Like, we're very sweet, very, kumbaga... Nagulat ako doon. Loyal sa friends. Sa friends. Oo, ganon. So, mayroon rin kami single. Hindi, joke lang. Yung may potential mag-stay single. Mm-hmm. Hindi, joke lang. Pero anong tawag na to? Pero kasi si Joey, kasi for me, I really like how he's so selfless pagdating sa friends niya. Tsaka he always put them before himself. Tsaka, diba, he's an actor. Tapos, not everyone. Parang yung mga kaibigan niya or kahit sino, hindi ganun ka taas yung tingin dun sa ginagawa niya. Pero he'd always prove them or show them na, no, this is something worthy because this is something that I love doing. So for me, that was really nice. And sobrang in-admire ko yun about Joey. Correct. Sige, thank you for giving me a different tawag dito pagtingin kasi sinabi ko na rin kay Kyle yan na naging favorite ko na si Chandler. Si Joey na yung least kong like. Oh my God, baka other friends fans will hate me. Pero kaya ako na pa, okay, kaya ako, pero totoo naman yun, actually nga pag dinisect mo nga yung character, so siya talaga yung pinaka-loyal, tsaka grabe, iba din naman yung pagmamahal niya kay Chandler talaga. Kay Chandler tsaka kay Phoebe. Actually sila yung goal Sila yung totoong goal. No. Chandler and Joey. Tsaka ganun ako Para akong si Joey, very clingy ako sa Kyla, can you attest to that? Sorry. Yes. Natutulog siya sa ilalim ng desk ko. Doon siya namatay. So parang, Ate Kyla is the Chandler to my Joey. Yes. Ganun. Oh my God, kailangan ko humanap niya na ano ko tuloy. Sorry. Sa akin, paano ba? Favorite aspect, no? Well, kasi ang sabi kong number one ko si Phoebe. Because yun nga, parang later ko na, later na lang talaga yung dahil sa personality niya. Pero yung mga banat niya talaga, nung una talaga, parang feeling ko, nasa kanya talaga yung mga best na Bentang na mga hirit, na mga punchline. Oh yung, I don't even have a plaque. Tsaka yung, for the love of God, yung mga ganun. It's madness, yung mga ganun niya. Yung mga basta, at saka yung mga simpleng niya, hirit, yung, I talk about her all the time, Denise! Yung mga ganun, doon talaga, kahapon pinanonood ko lang, tawa talaga ako doon sa Denise na part na yun na, alam mo yun, wala naman siyang kaano-ano, diba? Denise! Yung, di mo kakalala kung sino si Denise, pero talaga ako tawa ako. Pero alam nyo, nung una, ang pinaka-ano ko, siguro pagdating sa relatability, nung una, ang pinaka, siguro nakarelate ako kay Rachel, hindi dahil ano siya, brat. Although brat din naman ako, choy. Pero, hindi kasi di ba yun yung time na ako rin nagkaroon ng change sa ano ko, life, na lumipat din ako ng bahay, nag-independent living din ako, yung ganun. So, parang, nung pinanonood ko siya, sabi ko, nakikita ko yung self ko sa kanya, yung hirap na hirap siya dun sa mga ano, yung kung paano siya magbabudget, yung inuna niya yung shopping, bago yung ano, tapos, basta meron pang, hindi ko lang ma-disclose masyado, pero merong part doon na, meron siyang hinahanap, na pareho kami ng hinahanap. Feeling ko gets nyo to, pero wag na nating masyadong iladlad. Mm-mm. Pero, so nung pinanonood ko yun, parang sabi ko, ano ba to? Is this a sign? Lahat na lang na nangyayari kay Rachel habang nanonood ako, hindi niya nangyayari sa akin. Parang, kaya ganun. Kaya ako na paano sa kanya. Pero, yun nga, parang ano sila, no? Kay Rachel ako nakarelate dun. Kay Phoebe ako tuwang-tuwa. Kay Monica ako nag-a-aspire. Kay Chandler din ako tuwang-tuwa at na-admire. Si Joey. Joey. Kasi siya ganun ka-type. Pero ano, kasi
in fairness naman kay Matt LeBlanc, guwapo siya talaga. So parang cute niya. Oh my god, yung 90s na Matt LeBlanc. Yeah. Diba? Ay, ako naman ang in fairness, gusto ko din siya doon sa short hair niya kasi gusto ko sa mga short hair. Well, pero, as in talaga sabi ko, ano nga ito, dream, anong tawag dito? Yung parang kung ako nga yung how you doing niya. Parang mapapag-TV din ako talaga na, oh my god, yung ganun. Pangarap ko yun sa buhay. Diba? Yung may mag how you doing sa'yo, oh my god. Nee, gusto ko si Joey, gusto ko si Matt LeBlanc. Gusto si Joey, oo mismo. Pangarap ko in life. Correct. Doon na tayo sa original. Si Ross din naman, although toxic siyang karelasyon, pero wala lang, yeah. Parang ang saya din kung halimbawa ganun din naman ka-smart yung magiging. In fairness naman. Char. Diba? Doktor naman siya, technically. Oh, doktor naman nga siya. Doctor of paleontology. Pero ay, at least si Ross nga, for a lot of people. Okay ba? Siya ba ang least nyo? Or sino, kung ano, kung, ang hirap nga kasi mag-rack, di ba? Kasi nga merong one, hirap pantay-pantay na lahat. Pero kung merong ano, merong pinaka-least. So, wala talaga eh. I mean, there was a point. Hirap daw. Nag-agree na ako. There was a point talaga na sabi ko, sige sila, si Ross na nga yung pinaka-least ko kasi hindi ko talaga nagustuhan yung ginawa niya kay Rachel. Pero, I also can't hate him kasi yung episode na binila niya ng bike si Phoebe. Umiiyak ako pag napapanood ko yun. Hindi ko talaga siya hindi ko siya ma-hate because of that one scene. So wala eh. Wala akong hate sa kanila at all. Parang pantay-pantay sila talaga in my eyes. They all have their wins and their faults. Same. Ako rin. Wala akong ma-hate sa kanila. Yun nga. Kaya least like yung parang ano, term. Kasi nga, parang you cannot hate one of them. My God. Wala eh. Wala. Yeah. Mabibwisit ka lang sa mga pinagagagawa nila. Pero pag pinanood mo na sa mga ibang episodes, parang, oh, yung mga ganun, may ganung feeling. Tsaka I think may intindihan mo rin saan sila nagagaling. Alam mo, in fairness naman sa ano, sa Friends, kahit may mga continuity lapses sila ng mga pinapalabas sa ano, di ba? Pero yung characters, buong-buo, at saka kahit toxic yung characters, kahit, pero yun nga, yun eh, di ba? Yun yung nakaganda doon, parang, at least, alam mo, imperfect sila. Tsaka yung struggles kasi nila, struggles in real life din. Yeah, right. So, parang makaka-relate ka rin sa kanila, yung having trouble with kung anong gusto mo gawin sa life, or yung, ikaw, alam mo naman yung gusto mong gawin, pero you just can't get a break. Yung mga ganong timely na until now, feeling ko, yun yung reason kung ba't until now, ang daming may gusto sa kanya, or ang daming nanonood sa kanya, aside from it's widely available din. Kasi yung struggles nila doon, that was years before, yun pa rin yung struggles natin ngayon. Kaya siguro, relate na relate pa rin yung tao sa kanila. Kasi tapos na tayo sa mga ano characters. Or Yanni, ikaw ba? May isha-share ka tungkol pa sa mga pagmamahal mo sa Friends character. Characters. Ako favorite ko rin, I think yung they all live together. Si Phoebe, not necessarily. I mean, pero at one point, diba? Dumala siya with Monica, and then, tsaka si Rachel naman yung dumating. Pero, Phoebe was always there din naman. So, parang it was very ideal living with your friends, and then, you know, from time to time, just getting to hang out with them whenever you want. Tapos parang yung gano'n, yung klaseng bagay na, katulad nga sinabi ni Ate Kailan, it's very relatable. Lalo na, I think my favorite was having Carol sa show. Tapos yung when they discuss na yung gusto nila Monica magka-family, pero they can't. So parang for me, that was very, aww. Tapos nung kay Phoebe, nung dumating si Mike. Yes! Sobrang one of she deserves it. My many favorite moments sa show. Ayun. May mamaya, ano yan? Ina-dissect pa natin yan. Kala nyo, walang galong part. Sorry. Kasi, o, di yun na, dipuntahan na natin yun. I'm sure meron kayong favorite episodes. Parang, yun naman, kung wala tayong favorite characters, dahil lahat sila ay favorite natin, dapat merong ano, parang imposible yung walang favorite episodes sa kahit hindi mo panoorin ang buo. Parang may isang hang or isa or basta may mga few ka na babalikan. Although mas masaya talaga pag simula umpisa hanggang dulo. Oo. Pinapanood ko talaga siya dire-diretso. Hindi ako pwedeng mag-skip. Sunod-sunod yan. Pero meron na, parang ano, so kung hindi pinaka-favorite, yung tumatak talaga na episode. O Kyla, ikaw na muna. Ano? I have two.
in mind na pinaka-favorite ko talaga. One is yung mag-a-adopt si Monica and si Chandler. Ah, so padulo. Yung kinausap ni Chandler, yung... Ano nga ba name niya? Basta si Erica. Yan, si Erica. Yan, si Erica. Na parang sabi niya, someday I'll be a good dad, but my wife, she's already there. She's a mother without a child. Sobrang, pag pinapanood ko yun, naiiyak talaga ako. Until now. And then, yung second was Phoebe's wedding. Sobrang gandang-ganda ako sa scene na yun. As in, outside with the lights. Tapos yung kanta na here, there, and everywhere. Sobrang, she deserves it. Tapos, alam mo yun, she deserves a good guy. Tapos hanggang ngayon, favorite ko yung wedding vow ni Mike sa kanya na every day with you is an adventure. Ganda. Wala lang. Ang ganda talaga. I love that episode. Mm-hmm. Ganda na mga favorite mo, no, na episodes. Parang ano, malalim yung ano talaga. Yung parang iba yung naging impact sa'yo. Ganon. Yeah. Actually, may isa pa pala. Sorry. Pag, ito pala yung sobrang na-ano din ako. Nung pinuntahan ni Chandler yung dad niya sa Las Vegas. Uh-huh. That scene, oh my God. Yung in-invite niya na pumunta sa wedding nila. Oh my God. Correct. <I cry. laughs> Correct. Oo. O Yanni, ikaw? Ako, feeling ko yung first one ko would be the one with the proposal. I think part two. Part two na kasi talaga nangyari yun eh. And then, wala. Gusto ko kasi talaga yun before. Open secret na pala. Nagusto ko mag-try na ako yung mag-propose dun sa other guy. Pero, sabi nga ni Monica, there's a reason why girls don't do it. Yeah. There's a reason. Iiyak muna. Pero I thought kasi na it was very heartwarming, di ba nga? Why Monica did it in the first place. And then yung response ni Chandler after na, the only thing that matters is that you make me happier than I ever thought I could be. So parang, it was parang sobrang growth din sa character ni Chandler kasi nga, coming from the person na, the kind of person he was na hindi kayang mag-commit, yung parang hindi niya nakikita yung sarili niya darating sa ganong point. And then, I have another favorite episode kasi tawang-tawa ako dito. The one where everybody finds out. Tama ba yung... Yeah. Favorite ko talaga yun. Favorite ko talaga yun. Kasi sobrang, si Rose, what are you doing to my sister? So, ayun, wala. My best friend and my sister. In fairness, Kero, ano doon? Oo. Saka, di ba, after so long, alam na ng lahat. Mm-mm. Siya na lang. Oh my God, kawawa si Joey kasi doon eh. Siya yung unang nakaalam, di ba? Correct. Sobrang kawawa siya. Gusto na niya na mapagsasabihan. Saka, and they don't know that we know. No, they know. They know. They don't know that we know. They know we know. Oh my God. Oo nga. Ako naman, kung entertainment purposes, dalawa. Lottery, tsaka unagi. Una yung, dati ang top one ko unagi eh. Pero yung lottery talaga, yung parang, sa IG ko pa nga yan lalo na-appreciate, may nag-upload nung parang cuts, pero buo siya. Yung mga, kinat lang yung mga eksenang hindi masyado. Pero grabe pala yung episode na yun. As in, parang ano, kahit wala siyang kinalaman dun sa lottery, nakakatawa siya. Yung una pa lang na ano, nung nahulog ni Phoebe, yung ano, ay, nasanggi nung ano, nung ano tawag doon? Nung ibon. Yung ano, yung bowl. The pigeon. Yun, the pigeon. Tapos, di ba ginaya niya yung ano, ginaya niya yung cell phone boses. Ko. Tapos, it's the pigeon from the balcony. Go! Tapos yung itsura ni Chandler doon, tumatawa ako na kasi yun, napatingin sila. Tapos ang funny din doon yung ano, yung mommy, tapos daddy, di ba, na ano, yung, si Phoebe na naman to, yung, ano tawag dito, yung, oh daddy, yung mga ganun niya, kay Ross, di ba? Hindi kaya tapos, ni Ross. Oo, hindi kaya ni Ross. Tapos syempre, ang favorite ko talaga, she said Gleeva. As in talaga, promise, yung Gleeva. Oh tawa-tawa talaga ako doon. Pati si Chandler na naman yun, yung reaction niya talaga. Na. Tsaka si Monica na, make me rich, di ba? Make tapos, me rich! As in, promise, my gosh. Tapos, syempre yung pinaka-finale, di ba? Yung ano, yung nalaman nila may nanalo ng $10,000. Tapos yung tingin nila kay Phoebe. Tapos biglang dumating na naman yung pigeon. Yun talaga.
Cool. Kasi yung pangalawa, yung onagi, as in my gosh, hindi ko rin alam ba't ako tawang-tawa talaga dyan. Pero ang pinaka natatawa, kasi nung ilang beses ko na siyang inulit, parang hindi na ako ganong tawang-tawang sobra, pero natatawa pa rin ako. Pero ang pinaka talagang, as in hanggang ngayon, natatawa pa rin ako yung last part. Yung gugulatin ni Rose, yung ano, yung dalawang babae na hindi pala si Phoebe tsaka si Rachel. Tapos siglang nakita niya na nandun sila sa Central. Nasa coffee shop. Oh my God. Tapos syempre yan, yung ano, the one where everybody finds out. Kasi alam niyo ba, na ano yan, na-inspire dyan ang click naman. Ginawa rin nila yung plot na yun. Tapos wala, na-aliw din ako. Para siyang Tagalog version talaga, ganun. Pero ang difference dun, yung nag-Phoebe, si Tresha naman, hi, Mare! Ano siya? Ano tawag dito? Meron siyang boyfriend. So parang dahil may boyfriend siya, yun yung nakapag-reveal. Yun yung nag-stop kasi nahuli na nung boyfriend yung ginagawa. So wala na silang choice kundi umamin. Pero as in, ang galing din nun eh, di ba? Yung they don't know that we know, they know it. Yeah. Kasi nga, yung pagtatago nila, tapos kawawa nga si Joey. Pero yung, kung yung malaliman, na ano, yung iba yung effect, same tayo yan eh, yung proposal din. As in, umiiyak din ako dyan. First time ko palang pinanood, umiiyak na ako. So like, oh my God, I cannot. Parang, shocks. Parang, finally. Parang iba talaga yung impact nila, no? Tapos yung ano, the last one. In fairness, so the last one talaga. Parang... It was a perfect ending, no? For all of them. Yeah. Alam niyo, actually, nagkaroon ng spin-off na series si Joey. Pinanood ko rin yun. Pero nakansel na yun after 2 seasons. Tsaka daw, di ba? Nabasa ko, parang... I mean, parang hindi na kasi siya naging parts. Joey. De, pero kasi, dun sa episode 1 nun, may mention ni Chandler eh. Na parang sabi niya, Chandler and I are not gay roommates. Parang gano'n. It was funny, pero yun, sad. Na-cancel siya after 2 seasons. Never nagkaroon ng appearance yung mga friends doon. Ay, bakit kaya? Dahil ba malalaking artista na sila? Hindi, kasi alam ko nung natapos yung friends, buntis dun si Courtney, di ba? I mean, dun sa last episode, mapapansin mo, tinatakpan na nila yung chan niya eh. Yeah. Pansin mo yung sa damit niya. And then si Jennifer, I think, she was, alam mo, si Jennifer naman yung pinakasumikat talaga sa kanila. So, she had other projects lined up. Si David, naging director. So, they had to part ways na rin. Uy, pero alam mo, ang ganda nung twist nila dun sa dulo na twins. Yung anak. Ganda. Ang ganda nun. Ganda. Hindi ko in-expect yun. Same. Ako din, hindi ko in-expect. Imagine mo, nagbasa na ako ng synopsis. Pero, parang hindi ko siya masyadong na-catch. So, gulat pa rin ako na, ha, ba't dalawa? Tapos nung inulit ko din, parang nakalimutan ko na, shucks, kambali nga pala. Tapos yung mukha kasi dun ni Joey na, so what was the big surprise? Parang hindi niya na-gets na dalawa yung baby. Correct. Pero pag naalala ko ngayon, natatama pa rin ako sa mga ano, banat ni Phoebe talaga. Hanggang dulo. Kasi kahapon naman, ang pinanood ko yung ano, umpisa ng season 6. Parang yung, anong tawag dito, yung nalaman na ni Rachel na kasal pa sila ni Ross. Tapos tawang-tawa ako sa reaction niya doon. Yung, oh my God, this is inexcusable. I'm shocked to my very core. Tapos pag ginang ano, Phoebe, ano yan, I told her you already. Yun. Tapos yung mga tingin nila sa kanya, di ba? Tapos, another lie, that's a sickness. Diba? Diyos ko. Oh my gosh. Okay. So, syempre nagkaroon ng Friends reunion sa HBO Max. Yes. And HBO Go. Ako, to be honest, tama naman din yung isa kong friend na nagsabi na ba't nga naman, pwede ba, hindi ka naman masyadong matagal nag-antay for the reunion kasi pandemic ka lang naman nanood. Sorry. So, okay, fine. I feel attacked. Sabi ko, hoy, grabe ka. Sabi ko, hindi naman ako masyadong excited, pero gusto ko lang din sila makita together. Tapos sakto, di ba, nagpa-TGIS reunion ako sa show. So, parang ano, na-excite din ako na may pa-reunion din sila. Tapos, di ba, ang tagal na rin niyang delayed. Yeah. Kayo, anong na-feel nyo? O, Yanny, mauna ka na. Kasi si Kyla yung pinaka-long, pinaka-ano eh, siya yung longest fan na sa atin. Yeah. Eh. So, I'm sure, iba sa kanya. Ako, honestly, hindi ako nanood nung day ng launch. Kasi hinintay ko kasi yung time na kasama ko yung cousins ko to watch it. So, parang it was a few days after pa, siguro almost a week. Pero hindi talaga ako nagbasa ng spoilers or any updates kung ano nangyari dun sa reunion. Pero for me, nung napanood ko siya, naiyak ako. Kasi dun ko na-realize na shocks. Parang ang sarap sa feeling nung nararamdaman nila. Parang yun nakikita ko kasi sa screen, nagta-transcend siya dun sa
feels ng moment na nanonood ka kasi realize mo na, oh, parang sobrang ang ganda na yung bond nila before. It never changed. And the way they talk about each other, diba? Parang sobrang, alam mo yon, they really, syempre, 10 years sila magkakasama, pero hindi naman kasi sa lahat ng shows ganun eh, na parang nakabuo kayo ng family. At the same time, the way, kumbaga, they see their characters na from their present selves, from how they acted their characters out before, parang sobrang amazing nun, hearing it from them. And marirealize mo talaga na worth it siya na. Classic na, kung tawagin, very yes. Timeless. Diba? Ayun. Same feels. Parang ako rin, medyo naiyak, no? Kasi yung anong tawag dito, nakita natin yung extension nung kung paano sila sa screen, kung paano sila Phoebe, Joey, Ross, Rachel, Monica, Chandler, na ganun din pala sa in real life. Tapos, tuwan-tuwa ako dun sa ano, lalo na yung bond ng girls. Yeah. Ako na ano, di ba yung tinawag na ano, may nickname sila kay ano, kay Lisa, di ba si Lush? Tapos, nakalimutan ko, Jen ba? Or basta meron ding nickname si Jennifer, di ba? Parang ganon. Si Courtney yata, Court din naman yata, di ba? Parang, basta ganon, may mga nicknames sila na, yung alam mo yun, yun yung mga tawag nila talaga sa isa't isa. Tapos, yung naaalala nila na doon sila nag-lunch, yung mga ganyan. Parang, grabe, parang, sayang lang. Kasi ano na yun, no? Kumbaga yung set kasi na yun, ewan ko ha, baka mali ako, pero hindi na yun kasi yun, di ba? I mean, kasi, pwede, imposible naman yata na i-preserve nila yun dahil iba rin namang shows na gumagamit doon. Hindi kasi yung original set, I think, nandun sa Warner Brothers Studios. Kasi may mga nagtutour doon eh. Pero I think yung set, I think meron silang mga nirebuild then for the reunion. Pero yung original set, I think yung Central Perk in particular, nasa Warner Brothers Studios siya. So ano talaga yun? Hindi na ninanggan. Ang galing naman. Well, kasi nga naman, naging ano na talaga. O, diba? Si Kyla talaga ang tunay na fan. So, very classic na ngayon. Ano na siya? Alam mo, sana, no? Kahit man lang, sa Pilipinas kasi sayang ang kulang sa ganun eh. Alam mo yung kahit man lang yung set ng Encantadia sana, kahit yung una or yung itong huli, yung sana kinip na lang, tapos pwede mo siyang gawing attraction, di ba? Sayang eh. Pinagawang tours. Oo, kasi... Si Jim P. Kasi nagkaroon naman tayo ng ano. Naka-display naman sa ground floor, ha? Yung mga dami nila. Iba kasi yung kung yung ano, di ba? Yung set mismo. Parang sayang kasi ang ganda ng attraction na niya. Feeling ko ano lang. Hindi nyo kasi ako sinama sa set visit. Sorry. Okay, la ikaw. Siyempre as a True Blue fan since 2005. So, ikaw ang legit na nag-antay sa reunion. Actually, hindi ako naniwala nung unang lumabas yung news na magkakaroon ng reunion. Kasi ilang taon na yan, may rumor na magkakaroon ng reunion episode, magkakaroon ng ganito, magsasama-sama ulit sila for one more episode, ganyan. Ilang taon nagkaroon ng mga ganong rumor until last year or a couple of years ago na yun nga, sinabi nila na it was true na magkakaroon nga ng reunion. Pero ako, bilang ilang beses na ako umasa sa ganyan, ayoko nang maniwala. Okay. So, hindi ako naniniwala until ando na yung official announcement, ando na yung trailer and everything na, oh my God, ito, totoo na to. Magre-reunite talaga sila. Tapos, di ba, ang opening scene nung reunion was yung isa-isa silang pumasok dun sa set ulit. Yes. Tapos, yung parang nagre-reminis na agad sila, naiiyak na agad sila. Oh my God. They're back. Parang, ang tanda na nila tingnan, pero it's still them. Parang essentially for me, si Ross pa rin to, si Monica pa rin to. Parang ganon. Nakaka-warm ng heart. Correct. No, actually, parang kahit iba na yung ano, yung mga look nila, pero sila pa rin nga talaga. Yeah. Tsaka alam mo, na-enjoy ko doon sa reunion, yung in-explain ng producers kung paano sila na-cast. Yeah. Oh, Si Matt LeBlanc pala, he only had a few dollars bago siya na-cast. Then si Phoebe, di ba, alam natin yung story niya, na-fire siya sa isang show. Tapos, yun. Tapos si Jen. David Hantik. Oo. Yeah. Tapos si Jen, ang sabi sa kanya, parang, that show won't make you famous. Oh, oh my God! Diba? Ano nangyari? Excuse me? Ano yung nangyari? Correct. Kasi yung dapat na si Rachel, si Courtney, pero mas gusto niya rin mag-Monica. Pero nung nakita nila, si Monica to. She's not Rachel, she's Monica. Oo. Tamang-tama naman. Ang perfect nga. Nakakatawa at least, ano, na malaman din yung mga ganong ano.
trivia na, no? Yeah, ang ganda na ganun yung style na documentary, yung style yeah. ng show na hindi, di ba, unlike parang sa Gilmore Girls, di ba, a few years oo. After, tapos i-act ulit nila yung characters nila. Sobrang ito, nasad ako doon. At talaga, ay, alam nyo, ang ganda na yan yung sinabi nyo. Hindi kasi, di ba, ang daming Friends fans na saying na, sana ano na lang, parang... Isang episode, no? Oo. As their characters. Hindi ako mas na-appreciate ko rin yan. Mm-hmm. Maganda na yung ending. Mm-hmm. Pero kasi yes. diba, correct, ang ganda na nung ending. Parang, let it stay that way. Mm-mm. Parang in my head, yun na yun, naglalakad sila, exit sila ng apartment. Tanong, do you have time for coffee? Tapos si Chandler, where? Yun na yun. Oo. Yun na yun, okay na ako doon sa ending na yun. Yes. Although, alam mo, sana sa Central Park nila ginawa yung review. Pero hindi kasi pwede dahil kailangan open space mm-hmm. because of COVID, yeah. di ba? Pero COVID. Feeling ko if ano nga, isa mismo Central Park siguro yun. Kasi nga... Ando naman sila sa fountain eh. Well, yeah. Oo, at least naman. Hindi, pero ibig ko sabihin kasi para lang may continuity dahil, di ba, doon sila nag-coffee doon sa finale. I mean, in the zone na natin. At wala naman na rin ibang pagka-coffee. Parang wala lang. Ang ganda ko doon, wala kita na nandun sila ulit. Where? Pero at least... Tawang-tawa talaga ako doon. At least yung sofa, yung couch, di ba? Oo, nakuha naman nila. Nakuha naman nila. Okay, oh, ito na yung mga usual questions sa pinagdedebatihan. So, nandito na yung mga ano natin, preferences. Kumbaga dito na lalabas yun, no? Kung may mga preferences na kaming na-share kanina, ito talaga, ito yung mga biggest na pinagdedebatihan. So, kung agree ka ba or not, or kung ano ang choice mo. So, game tayo. Game. First, Rochelle or Mondler? Mondler. Ang bilis. Mondler. Hindi pa yung interview, sinagot ko na yung kanina. Oh, pero, may comeback. Years okay. later, nagkatotoo ang Rochelle. Okay. Sana ngayon sila pa rin. Assume yun na preference. Sana may pila tayo na pinapakinggan nyo to. Yes, feeling I ko. Guess by the time na pinapakinggan nyo to, sana naman may confirmation na rin. So, Mondler. Tatanong pa ba natin why? Tina. Hindi. The only explanation I can give is parang in all TV shows, movies na I saw, sila talaga yung non-toxic na relationship. I mean, from that, kasi during the time na that series was shot, parang sobrang... producers or directors or story writers would love yung twists to the stories or alam mo yun, yung major na drama, kailangan gito, ganyan. Pero parang sa kanila kasi ang healthy lang ng relationship nila. Parang every time na mag-aaway sila, they just found a way through it. And that was parang rare for that time in the early 2000s for a TV show to portray. Favorite that. Ko yung... Unang away nila after nila magpakasal, yung binuksan yung mga gifts. Tapos, you kiss the girl! Call it even? Call it even? Okay. Diba? Tapos, alam mo, yung hindi selosa si, ano, si Monica, diba? Si Chandler, well, kasi Richard, ano naman talaga? Kumaga, wait, may reason naman siya yun. Para magselos. Normal. I mean, it was Richard. Pero hindi nga toxic yung pagseselos ni. Oo. Hindi katulad ng... ng ibang counterparts. Charing! Hey, Ross! Diba? Na walang nakaraan pero super selos siya. Pero fishy din naman talaga si Anna for me. Mark ba pangalan niya? Mark ang pangalan niya, diba? Ay, medyo fishy. Hindi, pero ibig sabihin dun sa time ng Ross and Rachel. Medyo na fishyhan din naman ako talaga sa kanya na parang alam mo naman na mag-jowa talagang pumunta ka pa sa bahay para ano, di ba? Yung parang nainis lang ako doon. Pero actually gusto ko din siya. Yung parang winish ko nga na nag-break si Ross tsaka si Rachel sana magkaroon sila ano. Pero sa bagay magiging pangit yun kasi parang mapaprove lang din yung mga ano ni Ross. Actually, na-prove naman in a way pero nagawa nila ng paraan. Nagawa ng writers ng paraan. Correct. Para hindi pangit. Tsaka feeling ko, ano, si Ross talaga, tsaka si Rachel, I think, dapat. Ewan ko, for me, it was always meant to be. Though Mondler ako, ah. Parang, ako din, kailangan nila, kailangan it wasn't their time yet. Oo. Nung early seasons. And parang they had to grow up pa. Both of them had to grow up. Ano mo yun? Emotionally. Tsaka ganda ng realization nila na parang they're meant for each other.
I mean, maganda naman yung naging, yung nangyari dun sa last one na kung kailan nila na-realize na it's sila yung ano talaga, yung soap na soap, no? Yung TV show. Kanila yun. I got off the plane. Oo. Kanila yun. Siyempre, alam naman natin, lahat ng TV shows kailangan may soap aspect. So, binigay na sa kanila yun. O, itong next. Do you think Phoebe and Zoe will work as partners? No. 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 Tingin ko kasi may in some way similar sila. Yung parang ano ba, in a way na they both speak their minds. Mm-hmm. Saka, diba sa show, sila yung medyo childish. So parang, hindi talaga, hindi. Magkapatid, cute sila. Saka ganda ng friendship nila. Yeah. Exactly. Parang they're better as friends. May ganun friendship, di ba yung maglalandian kayo, pero cute lang. Tapos wala talang platonic. Ganun. Parang platonic intimacy, yun yung sila. Tamantaw talaga ako dun sa how you doing it. Tapos yung gawa nun sa... At saka yung binigyan siya ng cookie. Ay, ng free, ano, di ba, sa ano, central term. Cute sila. Cute sila. Okay, for Ross and Rachel, really on a break? No. Yes. I would say yes, pero I don't agree with what Ross did. Nasa side ako ni Rachel doon. Same ako. Yun din ako. Yes din ako. Kasi, dineclare naman ni Rachel eh. Sinabi naman technically, ni... Technically. Ganun lang. Technically. Pero, kapag ikaw kasi yung nandun sa ganung sitwasyon, mali eh. Oo. Tsaka ano, ititreat mo ba yun? Yung kumbaga, di ba, parang nagtapos kayo ng hindi naman kayo nag-usap. Kaya siguro, a lot of people also, like what Yanni said then, na no, they weren't on a break. Kasi, it wasn't clear. I mean, it was all just technicality talaga eh. Pero, they really weren't on a break. Parang, kung ganun yung titignan mo. Sa kanila, if you will take the words talaga, di ba? Literally. Kung talagang i-ano mo. Kasi, that's rude. And I mean, for me, they were not really on a break. Parang for me, it was like, kun satin sa vocabulary. Parang nag-away lang. Oo. Cool off. Ganon. Sasabihin ko, nag-cool off na sila. So, pag nag-cool off ba kayo, you're gonna go sleeping around with other women. Diba? Correct. In one night. In one night, ha? One night. Oo. So, parang, no, they didn't really end things. Kung yung, ano. Kung yun ang meaning ng break. Oo. Yeah. Tapos, diba? He expects her to forgive him the next day. Yeah. Parang, diba? Masakit yung ginawa mo eh. Tsaka hindi pa siya nakaano sa ano, letter, diba? Oo. Na alam mo may dahilan yung 18 pages na yun. Front and back. Front and back. Correct, kailangan malinaw yun. Pero yeah, sa akin kaya yes ang answer ko because sinabi ni Rachel. Pero kung, kasi next, well, ako I haven't been in a relationship. Charing! Kyla will know. Siya lang naman ang ano dito, hindi NBSB. Yan, ikaw ba? Sorry. Pero di ba? Kasi di ba usually naman, hindi mo yun ititreat nga kung talagang nasa relasyon ka. Words are just words. So kung pero words sa pagbabasihan. Oh, in the moment. Correct. So kung words, yes. Pero, yun nga. Hindi. Gagawin mo ba yun? Gagawin mo ba yung ano? Yung ginawa ni Ross, di ba? Talaga. Saka alam mo, yung pinag-awayan nila, sobrang mali si Ross dun eh. Yung selos niya sa career ni Rachel, she was trying to build a name for herself, di ba na? For the first time in my life, ginagawa niya yung gusto niyang gawin. For the first time in my life, ginagawa niya kung ano yung magaling siya. So parang sobrang toxic ni Ross dun. Tapos he was the one who slept with someone else. So. Correct. Actually, oo nga, no? Ngayong binalikan mo, parang hindi naman siya nakipag-break dahil nagselos siya kay, pangalan na nga nito, kay Mark. Eh, diba? Nakipag-break siya dahil nagselos siya dun sa career. Ako pa naman, issue sa akin yan, sa mga local films, yung mga The Breakup Playlist, yung mga Sana Maulit Muli. Lagi akong disagree sa mga ganun. Yung parang magsiselos ka talaga sa career ng ano, just because you're not, ano, di ba napipikot ako sa ganun. Charot. Di, tsaka kasi yung premise ng character ni Rachel eh, na wala siyang alam gawin sa buhay. Tapos ito lang yung for the first time talaga, may gagawin siyang, alam mo yun, gusto niya. Tapos, dahil lang nauubusan ng oras, dahil lang na-busy yung tao, magkagalit ka. I mean, tsaka ano ah, hindi ako kinilig dun sa pauso ni Ross, yung nagpadala siya ng kung ano-ano sa office. Yung quartet, oh my God, yung string quartet. Nakabwisit siya. Kung sa akin gagawin yun, tapos alam mo may underlying issue at merong underlying na gustong palabasin. No. Yun. Debatable. Yeah, they were on the break.
But no, they weren't really. Yes. Yeah. I guess that's the answer. Kaya ang galing, di ba? Hindi mo alam kung ano yung sasagot mo eh. Ang galing ng ginawa ng writer. It's a thing. Yeah, it's a thing. Ang galing. Okay. Best dialogue. Isa lang ah. Ang hirap naman. Para challenging, isa lang. Kasi ako din mahirapan. Ang hirap. Ikaw, Jimpy, ano sa'yo? Wait lang, wala pa rin akong top one. But expect it. Natin. Expect it to be Phoebe's. O, diba? Hindi namin ikakat tong quiet, ano namin. Or silence namin. Hindi, feeling ko kung sinasagot ko na kanina. Yung speech kasi talaga ni Chandler about nung gusto niya gusto na nila mag-adopt. Kasi alam mo, actually, that was one of the discussion points din na. Friends was one of the first series to portray motherhood in different ways. Yeah. Na si Phoebe, di ba, she gave birth to triplets. I mean, tama ba? Insemination nga ba? Or IVF? Ano ba? Hindi ko alam yung tamang term, pero parang nag-surrogate siya. Ayun, parang naging surrogate mother siya. And then, si Monica naman, they adopted. Mm-hmm. Tapos si Rachel naman, parang out of wedlock. So, single mother during that time. Yung speech ni Chandler kay Erica, I have to find that scene, pero yun yung favorite ko talaga. That dialogue. That entire dialogue. Oh, Yanni, ikaw, what's yours? Ako? Feeling ko, marami eh. Kasi syempre gusto ko rin yung proposal talaga, yung sinabi ni Chandler doon. And yung vows nila ni Monica. Pero I think, doon ako sa this line, ito yung text na binigay sa akin. Ano text na nakalagay sa cake ko from Ate Kyla when I resigned. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Diba? It was iconic. What Monica told Rachel noong first episode. Kasi it's very true, I think. And then even for Monica, it was very applicable. Kasi she's very perfectionist. She knows what she wants to do in her life. Pero yung life, dinala siya sa iba't ibang journey and trials. And then, dun ma-realize na it was also a character development for Monica na she learned to adapt with the fact that life is unpredictable. Then she just rode along with went along with the ride. So, ayun. Sometimes you have to pay your dues. Yeah. Hindi ka makakarating agad sa gusto mong mapuntahan. Ayun, dumaan din siya dun sa mga sa work, struggles, si Monica na yun na. Pressure naman ako sa mga sagot nyo kasi ang dialogue lang naman na iniisip ko, yung si funny. Phoebe. Pero, di ba yan? Na-pressure tuloy ako mag-isip ng malalim. Sorry. Bibigyan kita ng medyo mababaw. Yung Twitter bio ko ngayon, nakalagay, I wish I could, but I don't want to. Yun yung sinabi ni Phoebe. Nung tinanong siya if may gagawin ba siya or para tulungan niya sila na mag-pack. I wish I could, but I don't want to. At ito na ganyan tayo pag may pinapagawa sa atin. Oo, di ba? Pag may utos sa'yo, gusto ko tumulong, pero ayoko eh. Kasi alam mo, yan din yung akin. Yan talaga. Actually, kanina iniisip ko, tapos nung sinabi mo yan, naalala ko na, oh my God, yun nga pa na yung lagi kong ginagamit na line. Dahil nga, very ano siya, very daily, timely, ano, tawag dito yun. Ano yung siya, I wish I could, but I don't want to. Kasi, alam mo yun, in life, siya rin, oh, diba, pinalalim ko rin tuloy. Hindi kasi, diba, may mga bagay na, alam mo yun, pinapagawa sa atin na ayaw natin, pero hindi natin masabing no. So parang, baliktad sa akin, yung parang I wish din na masabi ko yun minsan. Pero kapag ka, anong tawag dito, kapag ka meron talaga mga bagay na ano, na mga hindi ko feel. Sorry, I wish I could, but I don't want to. Sana pwede. Ay, yung, ang refreshing yung honesty kasi niya. Okay. Kaya gusto ko yung mga ano, lines ni Phoebe kasi grabe nga talaga. Pati I don't even have a plaque. Yun din yung isa kong isasagot sana bago nga yan eh. Kasi, o dalawa yung sinagot ko, dinaya ko kayo doon. Okay, actually, maganda yung episode na yun. Yung I've Got Magic Beans. Ang ganda nun. Mm-hmm. At saka doon na pagtanto ng tatlo na ano, na anong tawag dito? Yung mga ano nila sa buhay. Na oo nga, no? Yung parang naging thought-provoking siya. Ganon. Parang kinestiyon nila, ano ba yung nagawa ko sa buhay?
Oo. Wala. Diba? Naku, nakakwenta-kwenta yung sagot ko. Pero okay lang yun. Wala, hindi ko ipipilit. Hindi ko ipo-force. Iconic naman. Oo. Okay, last sa usual questions for your friends, fans. The best season for you? Ako, the last one. Same. Season 10. Ang ganda eh. Ang ganda nung pag-tie up nung kwento na yung lahat. Galing. Ang galing nung... Mihira mo yun makita eh. Tsaka yung season 10, ramdam mo na ano. Patapos na siya talaga, pero... May closure eh. Yung parang alam mo yung sinasama na talaga yung loose ends. Ganun ang feeling. Hindi siya minadali na ending. They took their kasi, time. Umpisa pa lang, inaano ka na. Kumbaga, parang tinatahi na. Tsaka pinaprepare ka na. Yung parang inaano na talaga. Nakalimutan na, merong word for that. Na lilipat na ng bahay si Monica and Chandler. Tapos si Rachel, she's going for another job. Naghahanap ng baby. Yung parang talaga, next level na. Kapag ka tinuloy mo pa, ang hirap na rin. Mm-hmm. Pero ako na-enjoy ko season 6. Actually, yung ano, di ba lagi nilang sinasabi, di ba pag nakikita ko yan sa mga fan favorites, yung mga umpisa, season 1, 2, 3, ako talaga yung latter part. Later seasons talaga yung ano ko. Favorite. Hindi, kasi makikita mo rin yung growth ng show mismo eh. Na from yung medyo homophobic na jokes, biglang magiging empowered na yung mga babae dito, or alam mo yun, may mga jokes kasi sa early seasons na if sa ngayong palabas mo yun, ipapalabas. Oo, hindi pwede. Hindi pwede. Canceled. Hindi. Canceled kayo agad. Pero makikita mo naman yung growth nila towards the end. So, happy about that. Correct. Yeah. Pero, agree nga ako sa inyo, season, hindi, agree ako sa inyo na maganda, pero parang hindi siya yung ano ko. Yung best season for me. Parang ano talaga, 6 nga yata, parang sa season 6 ako maraming favorite. Hirap din i-explain eh. Parang, alam mo may mga bagay sa Friends no, na gusto mo siya, pero ang hirap i-explain. Wala, gusto mo lang. Di mo kaya i-explain. Kasi yun ang isa pang gusto ko sa Friends eh. Hindi mo kailangang mag-isip. No. Yung parang sasayahin ka niya ng walang ka-effort-effort. Actually, kaya ko rin siya pinagpangin. Naalala ko isang episode, natawang-tawa rin ako. Yung, naalala niyo si, yung pangalan ng painting na yun? Yung painting ni Phoebe, na may lumalabas. Oo! Gladys! Pangalan, si Gladys, tsaka yung isa pa, si Gladys. Glynis! Oh my God! Yung nagtatakutan sila towards the end. Tawa ko doon. Oo! Tsaka yung the one with the napping partners. Oo. Pero alam nyo, ito, hindi ko lang kasi siya masyadong, hindi ko siya malagay sa top favorites ko, pero my God, yung tawang-tawa ako, yung nakalimutan ko na yung pangalan ng episode na yun, the one with the football. Basta Thanksgiving yun, yung merong Geller Cup. Oo. Uy, favorite yun ang lahat. Grabe! Diyos ko. Kasi nung una, parang divided ata ang attention ko. So, hindi ko siya Pero nung pangalawang beses ko siya pinanood, oh my God! Nagalit yung nanay ko sa akin kasi umaalog yung kama pag natatawa ko. Tapos, hindi ako makatawa ng malakas. Kasi ganun favorite ako. Favorite yun ng lahat, I think. That was one of the top episodes. Pag tinanong mo yung karamihan ng Friends fans, isa yun sa mga laging sagot, yung the one with the Thanksgiving. Grabe kasi talaga. Tsaka nakakatawa din naman yung appearance ni pangalan ng asawa dati ni Jennifer Aniston. Si Brad Pitt. Si Brad Pitt, yun. Kaya nga, di ba, yung joke ngayon na it was in the I Hate Rachel Club. Oo. Tapos the I Love Jennifer Club. I Love Jennifer Aniston Club. Oo. Kasi pareho na involved. Okay. So ito na lang. Ano naging magandang effect ng Friends sa inyo? At bakit panonoodin niyo pa rin siya until the end of time? Naging comfort show ko kasi siya eh. Kumbaga, until now, talaga na pag sad ka or kapag ka naghahanap ka lang ng... Minsan kasi ayaw mo mag-start ng bagong series, di ba? Parang ayaw mo mag-invest ng time. Gusto mo lang manood din ng familiar sa'yo. Parang wala lang. Every time I felt sad or na I was looking for something familiar, wala, binabalikan ko lang siya. Tapos, ngayon, I'm so happy na siguro because nasa Netflix nga rin siya na a lot more people were watching it.
sobrang happy ko na ang dami nang nakaka-relate, ang daming natutuwa sa kanya, ang dami niya napapa-happy. I mean, we all need happy ngayong mga panahon na to. Yeah. So, yun yung naging positive effect niya sa akin all throughout when I was growing up. Gani! Ako, thank you sa friends. May stable show ako na nare-recommend sa iba sa ako. I mean, for real. Kasi, diba, katulad ng sinabi ni Ate Kana, we just need a happy show, a comfort show. So, sa panahon ngayon, ayaw mo na mag-isip. Ayaw mo na mag-isip. You need a break. Yeah. Friends is there. And it's something kasi na I can't still define kung bakit ko siya gustong-gusto. Kung bakit ko siya pinakikinggan bago ako matulog. But it's really nice to have, you know, these people who showed you na life isn't perfect in a really realistic way. Na hindi it sucks. Siya, yeah. It sucks. But things will turn out just fine. As long as you're with people who matter the most. So, ayun. And ito pala, it also made me realize that you can choose your family. Yeah. It doesn't have always to be those who are related to yung you by family blood. Mo talaga, no? Yeah. Mm-mm. Pwede mong piliin kung sino yung tatawagin mong pamilya. Yeah. Oh, Jimpy! Hindi, that ang ganda kasi nung sinabi ni Yanni na ano, no? You can choose your family. Na mga hindi mo kadugo. And ako, nandun ako sa ganong state ngayon kasi friends ang kasama ko. Yeah, ano? You're leaving with your friends. Diba? But more than that, yung pagmamahal ko sa friends, kasi lahat tayo ang hirap ng mga pinagdaanan natin ng 2020. Kahit wala tayong personal na pinagdaanan, although ako I had. Kayo din, nagkaroon kayo ng mga changes sa buhay. Di ba parang ganun? Tapos, na-discover ko yung friends nung nandun ako sa patapos ng taon. So, parang nagkaroon ako ng, tama si Kyla, yung comfort show, na ako, yun yung lagi ko nililook forward dati, every night. Yung parang kulang yung araw na, kasi may mga days, very few days, or times, na hindi ko siya napanood kasi na late ako natapos, or nagkaroon ako ng Zoom ganaps, mga ganon. Parang ano, kahit ano, masaya makipag-spend ng time sa friends via Zoom, pero yung parang kulang yung day kasi hindi ako nakanood ng isa. So dati, nung mga parang nare-realize ko yun, parang ginawa ko talaga na kailangan may isa. Kasi yung hirap pag-isa lang. Makakadalawa ka, tatlo. Sa tao. Tuloy-tuloy na yun. Magsinimulan mo. So ang hirap. Pero grabe. Parang iba siya, yung alam mo yun, nakakatawa yung binibigay niyang comfort, nakakatawa yung nagkaroon ka ng ano, parang, kasi usually hinahanap natin yan sa totoong friends, yung pag down in the dumps ang drama mo, or pagod ka sa work, di ba, you spend time with your friends, na hindi natin magawa ngayon kasi pandemic. But at least, nandyan sila Ross, sila Rachel, si Monica, si Joey, yeah. Si Chandler, at si Phoebe, na pwede nating makasama na kahit hindi natin sila kausap, pero alam mo, kahit hindi natin sila kausap na outright na kausap, pero alam mong kasama natin sila at pinapasaya nila. Feeling ko sila na rin yung friends ko. Oo, sila yung ganun. Friends mo. Diba? And, you know, yeah, kahit Tagalog ko, I'm sure. Galing, kasi hindi mo kailangan magsalita. Correct. Nood ka lang. Nood ka lang. Papakinggan mo lang. In your case, Yanni, pinapakinggan mo lang. Alam mo yun, na kahit Tagalog to, at hindi naman nila maiintindihan most of the things that we said. Ayun, naiintindihan nila yung part na yun. Sorry. Pero di ba, feeling ko naman alam naman nila, pero how I wish they really knew talaga yung ano, yung kaloob-looban ng mga taong napasaya nila na ganito pala yung effect na hindi lang siya basta pinasaya ka ng yung ano mo yun, yung mababaw na pinasaya ka. Kundi meron talagang ganap na naging happy ka talaga with the time that you are yeah. with them. And that show ended 2004. How many years ago? Still relevant until today. So imagine okay. Ilang millions of people yung nanood, ilang millions of people yung lumaki kasama sila. Kaya, yeah. Wish ko talaga, i-appreciate niya rin ng friends. Iba eh. Hindi ko siya, alam mo, every time na manonood ako ulit ng sitcom, parang nako-compare ko siya sa friends. Because there are other sitcoms na ganun din na about friends and
alam mo yun, yung typical, may formula siya eh, na meron kayong isang lugar na dito kayo nagahang, dito kayo kumakain, or whatever. Nakukumpare ko siya sa friends, na parang napanood ko na to eh. Yeah. Ako naman, sa akin, ang naging effect, di ba meron akong Torinay, sinabi ko sa inyo, na wag na natin sabihin ko anong show. Pero favorite yan ng best friend ko na kasama ko dito. Torinay ko siyang panoorin yung pilot. Tapos, di ba kasi yun, parang yung show na yun, I'm sure mahulaan yun na. At pala yun, kapag na-addict ako doon, may episode din ganito. Sorry. Pero, parang nung una ko siyang pinanood, sabi ko, my God, this is not Friends. Ako naman ganun yung effect sa akin. Yung hindi siya literal na Friends. Nagkaroon ng standard, so, parang, no? Oo. Parang, eh, ang ginawa ko pa naman, feeling ko mali rin naman yung ginawa ko na right after watching the last episode of Friends, tumawid ako agad sa bagong show na yun. Kasi hahanapin mo siya. So, hahanapin ko talaga. So, ang ending, because, yun nga, it's not Friends, nanood na lang uli ako. Nag-start ako sa pilot ulit. So, parang hindi ko naramdaman na the last one. Kasi, actually, nung first, ano, nung first nood ko, nung first ko siyang natapos, namanage din naman ako ng pilot eh. Mm-mm. Kasi nga, parang hindi ko na makita yung self ko, at least nung time na yun. Kasi ngayon, kaya ko naman ng hindi manood na ng Friends. No? Nagkaroon naman na, kasi nandiyan na yung Click. Actually, nung in-upload yung Click sa GMA, kasi nga sobrang favorite ko yun, doon ko lang naman tinigilan yung third batch, third round ng Friends eh. Pero kung malamang sa malamang hindi in-upload yung Click, baka tuloy-tuloy pa rin ako hanggang ngayon. Ganyan ako, tuloy-tuloy hanggang ngayon. My God, so as in Kyla, since 2005, hindi mo na tinantanan? Oo, parang nandiyan lang talaga siya sa background. I mean, hindi naman everyday, pero pag yun nga, pagkakain ako or pag maglilinis ako ng kwarto, andiyan lang siya somewhere in the background. Naririnig ko lang sila. Actually, si Ate Kyla, di ba, sa office before, sa likod ko siya nakaupo. Mm-hmm. So, kaming dalawa lagi na nauuna dadating sa office. Tapos, mm-hmm, kahit na ano, hindi kami mag-uusap kasi syempre, maaga pa. Wala ka pa sa mood makipagkwentuhan. Na maririnig ko na yan, mag-reply na yan ng ano niya. Pag lagi nagsusuklay, lagi pag nag-aayos. Lagi siya pinapanood eh. Ganun kasi kami, pag nagbe-breakfast, dun na kami nagbe-breakfast eh, lagi siya may pinapanood. Tapos, lagi, kapag walang bagong pinapanood, Friends. Uh-oh. Automatic yon. Then, pagpatak ng 6, hindi pa kami uuwi on the dot, di ba? Magpe-play na ulit yun ng Friends. Pag may tinatapos pa, or pag hinihintay ko si Yanni, or alam mo yon, pag hindi, pag nag-aantay ng sundo, mm-hmm, iwan ko lang siya dyan, nanood lang ako. Grabe, iba talaga, iba naging effect sa atin. Diyos ko, thank you, Friends. And that's why, dapat lahat ng mga ano ha, na mga Friends fans na may podcast, at mga ano-anong ganap, merong, how do you call this? Tribute episode. The one with the Friends episode. Sorry. Wala lang. Iba kasi siya. Anyway, dito na siguro nagtatapos ang aming discussion about Friends. So, ito ang mga ano, totoong friends ko na merong pinopromote na mga bagay-bagay. O, Yanni, mauna ka na. You guys can follow my podcast, Afternoon Coffee Sessions Podcast, on Spotify, Apple Podcasts, and other streaming platforms. Taray! Ibang level. Kaya Yanni ako isa sa na-inspire mag-start ng podcast. So, thank you, Yanni. Kyla, of course! Ang mahal lang CEO. Bayan. The CEO! You guys can check out one of my small businesses. It's Helena on Instagram, and you can also check out www.hellohalina.com for home fragrances, mostly scented candles and mists. Thank you guys for listening sa aming kahit ang haba ng podcast episodes ko. Kasi nga sabi ko sa inyo, I can talak forever. I can talak until the end of time. Sorry. Basta may friends akong kasama ang tumalak. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paghahalukay ng memories and pag-relieve sa mga moments na talaga namang nakaka-relieve din sa atin. Magkaibang relieve yun, ha? And this is Rewind, a Throwback Podcast. Bye, everyone! Bye, everyone!